Hello, good afternoon. Pag-usapan natin yung coronavirus. Kasi ako, sa totoo lang, nakaranas talaga ako ng coronavirus na yan. Pero hindi ko nakuha sa labas na lumalabas ako, nagpupunta ako ng mall. Hindi ko nakukuha doon yan. Hindi ko nakukuha yun. Yung makukuha mo yun, ng corona, pag yung pupunta ka sa isang bahay na mayroon corona. Kasi yun, nakakaawa yun. Doon ka talaga mismo ahawaan nun. Kaya ako, pumunta ako sa kaibigan ko, meron siyang ganyan. Diyan ako na ahawaan sa corona na yan. Pero sabihin mo nga, nasa labas tayo, nasa ano tayo, kumari lalabas tayo, pumunta tayo ng mga mall, pagpupunta tayo na kung saan-saan. Hindi ka tatablan yan. Kasi, nasa labas ka eh, hangin. Ang hangin, mahangin sa labas eh, di ba? Hindi ka, pag nasa loob ka ng bahay, tapos yung kakulob kayo lahat, doon ka hawaan ng virus. Kasi na-experience ko yan eh. Ako, naka-corona ako. How many days? Ang ano ko yung karani ko 20 days ako. Tapos siguro na kasi pumunta ko ng kaibigan ko mga 2 days naramdaman ko na nga medyo yung labi ko parang yung may dagta yung ano natin yung labi natin may dagta parang ganun. Tapos sabi ko sa amo ko, madam, I'm not feeling well. Sabi ko lang, pwede ba magpahinga muna ako? Kasi parang trangkasuhin ako. Akala ko trangkaso lang yun eh. Kasi talagang taon-taon kasi nagtatrangkaso ko. Kahit kung umuwi ako sa Pilipinas, nagtatrangkaso talaga ako. Di tapos, sabi ng amo ko, sige, mag-ano ka, Gina, magpahinga. Ala, tuloy-tuloy na yun. Mga 3 days, 2 days, akala ko gagaling na ako, hindi ako gumaling. Naramdaman ko parang yung katawan ko, parang ang buto ko parang mabalik. Parang ano ba yung tawag mo? Yung pang, nanakit. Sumasakit talaga yung ko, ang buo ko, katawan. Tapos sabi ng amo ko, kailangan natin mag-swab test. Baka mayroon kang corona. Ayun. Swab test ako ng hapon pagka Friday, 24 hours. Nung resulta, ayun, may corona nga ako. Tapos, yun. Pero palagi ako, naka-home quarantine naman ako. Dito lang ako sa kwarto ko. Tapos palagi nga ako tinatawagan ng DOH na ano pagkaramdam mo. Kung hindi mo nga may banyo ka ba sarili, may kwarto ka ba sarili. Sabi ko, iupo. Sabi ko lang ganun. Tapos, ginom pa lang ng Panadol. Basta tuwing ano mo, Panadol. Oo, nagiinom ko ng Panadol talaga. Panadol, tapos vitamin C. Yun ang iniinom ko araw-araw. Pero, wala akong ganang kumain, hindi ako makakaalam mo na ano ko yung 20 days nga ang nakagaling sa akin, yung asin lang na pinakuluan ko, pakulo ko ng tubig tapos asin, na yun ang iniinom ko.
Tapos, minsan yung lemon. Pero lemon, parang hindi rin na... Pero doon ako gumaling sa may asin na may... Bakul, asin nga pinakuluan kong tubig. Tapos nilagyan ko ng asin. Yun yung iniinom ko kasi hindi ako makahinga. Grabe, pawis ko. Para kung patla-patla ang mukha ko. Puting-puti ang mukha ko para kung hinatahin. Mga one second, singal-hingal-hingal ako. Gusto ko mag-exercise para sabi ko pawisan ang katbuo kong katawan. Hindi ko kaya. Nakaalam niya, nakaupo ako ng isang oras lang. Nakaupo ako sa kama ko isang oras lang. Nakaya ko yun, nakaupo lang ako ah. Hindi ako nakahiga kasi kapag humiga ako, imatayin ako. Pag humiga ako, imatayin talaga ako. Kaya ang ginawa ko, nakaupo lang ako. Yun. Tapos, hindi talaga ako hindi ako ayoko ng pagkain. Naamoy ko yung mga pagkain. Talagang ako, susuka ako yung ayoko para ako naglilihing. Hindi ko maintindihan, ganun pala talaga. Tapos hindi ako na symptoms ng inuubo ako. Yung isa kong kaibigan, yung symptoms niya, inuubo siya. Nasa akin, yung hindi lang ako ayoko ng pagkain. Sa 20 days na kayanan ko yun. Walang kain. Ang mga kaibigan ko, binibigyan nila ako ng pagkain. Sinasabit nila dyan sa gate para ibigay lang sa akin. Oo, mga kaibigan ko sa Davila, sila Jenny, si Joy, sila Sheila. Yun, nabigayan sila sa akin ng mga pagkain. Sila Madam Betty, sila Risa, saka sila ni... sino yun? Si... Basta sila lahat yun nagbigay sa akin ng pagkain. Sila Ash. Yun, binibigyan nila ako ng pagkain. Inasabit nila dyan sa gate ko. Tinatawagan ako nila nga, te, nandiyan yung pagkain mo sa labas. Kunin mo. Kahit na hindi ko kaya. Alam mo, tumatalon ako sa bintana. Dito ako dumanaan sa bintana ko kasi hindi ako pwedeng lumabas sa pintuan ko. Kasi bawal nga. Kasi baka mahawaan ko yung mga amo ko. Dito ako dumanaan sa bintana ko. Galingal ako. Mga ako gusto ko mag-walking-walking lang. Diyan lang sa labas namin. Kahit dito lang sa kwarto ko. Hindi ko kaya. Nung 20 days na, pinilit ko talaga yung sarili ko na bumangon. Ayoko na mahiga. Hindi ko na kaya dito. Lagi na ako dito sa loob ng kwarto ko. Nakahiga. Tapos yun, sabi na ako mag-self-test na kami ulit. Kasi parang titingnan ko. Kasi 20 days na may tumawag na kami. Bigots ko na okay na ako. Sabi ko naman okay na rin. Okay na ako. Ayun. Tapos, pero di, huwag kayong matakot nyo. Nasa labas. Ay, maniwala dyan. Kasi naranasan ko yun sa labas. Hindi tayo maano sa labas. Ang nakakaawa yung pupunta ka sa may bahay na mayroong ganyan. Na may corona. Kasi sa labas, hangin eh. Hindi yan sa ating pupunta kasi at saka nakamask tayo. Walang problema yun. Pagdista nakamask ka lang. Walang problema lang yun. Tapos, ang susundin lang talaga yung protocol yung maghugas ng kamay. At saka magpalit ng damit. Baka lagaling sa labas, barin mo lahat yung mga damit mo. Tapos, mag-shower ka. Wala na. Tapos, wala ka nang intindihin. Kaya ngayon, okay na ngayon kasi alam ko na kung ano ang sinasabing corona.
kasi naranas ko talaga yun. Sa totoo lang, naranas ko yun. Hindi basta-basta yung corona kung dumapo sa akin. Kung nasa, kung hinospital ako, masiguro, hindi ko alam, buhay pa ako ngayon o ano na nangyari sa akin. At least kung nasa bahay kasi tayo, mayroon nagagawa natin yung mga herbal-herbal na ginagawa dito sa bahay. Pero kung sa ospital kasi, panay, ano lang ginagawin sa doon, addiction, kung ano-ano. At saka dito, maalagaan mo yung sarili mo. Talagang, ano ka talaga, sisika po talaga para gumaling ka. Kasi, wala kang pamilya dito eh. Ang boss mo. Tatanong ka lang, are you okay? Sabihin mo, okay. Kahit hindi ka okay, okay pa rin. Iyak-iyak talaga ako. Pero, talagang lumulhod talaga ako sa kama. Lord, tulungan mo ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon na magaling ako. Sawa na Diyos. Ngayon, magaling na ako. Nakapabaksin na ako. Pero, one dose pa lang. Sa May 2 pata kami babalik sa pangalawang vaccine ko. Huwag kayong matakot kasi basta huwag lang kayong yung nang babahay-bahay kayo. Huwag dyan. Yung lalabas kayo sa mall, ingat kayo. Pero yung sabihin nyo nga nasa sa labas kayo, hawaan kayo ng hindi kayo hawaan. Wala yun. Ang magkakahawa at lang magkatabi kayong dalawa saka yung sa isang bahay kayo, yun ang talagang mabisang kaawa sa'yo. Nagkakorona din yung mga amo ko, dalawa silang mag-asawa, nagkakorona sabay-sabay silang dalawa mag-asawa, e ako tapos na. Sa awa ng Diyos, ako nag-asikaso sa kanila. Pero naka-gloves ako. Saka naka-mask ako pag nagkuha ako ng pagkain nila. Binibigay ko sa kanila yung mga mga kung anong kailangan. Wala naman. Sawa ng Diyos. Hindi na ako nawaan. Kasi naranasan ko. Naranasan ko na nga na corona ako. Grabe corona ako. Yun ang matinding sa akin. Hindi ako yung talagang Pero na ka-survive ako sa paawa ng Panginoon. Amen. Thank you very much. Yan lang ang sabihin ko sa iyo. Huwag kayong matakot. Basta, nandyan lang si Lord sa tabi ninyo. Mag-pray lang kayo. Imposible yung mayari yun. Kaya ako ganun. Okay guys, thank you. Sinasabi ko lang kasi ang dami ko na at dyan sa amin, sa lugar namin, yun ang ganang sinasabi, na, ganyan, panay, maraming, hindi, wala yun. Ako, grabe, sanas ko yun. Totoo lang. Kung, ewan ko lang, kung nangyayari sa akin, kung nakayanan nyo sa inyo, siguro kayanan nyo rin yun. Pero, sa awa ng Diyos, nakayanan ko. Kasi, andyan si Lord sa tabi ko lagi. Lagi ako nagpipray na tulungan niya ako. Kaya, thank you God. Iyak-iyak talaga ako noon. Salamat. Thank you very much. See you guys. Sana makakuha kayo ng aral sa sinabi ko sa inyo. Sinabi ko lang yung naranasan ko sa COVID. Para nga alam nyo kung ano. Salamat!